blessed day to everyone. This is Sister Elaine Praxidio of Calvary Christian Fellowship. According to Psalms 118, verse 24, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Sana sa araw nito, tayo ay nag-rejoice because God has given us the gift of life. Ngayong araw na ito ay nais kong mag-share na at masagot ang isang katanungan na maaring katanungan din ng bawat isa sa atin. Ang katanungan ito ay, is the coronavirus a sign for the coming of the Lord? Alam mo ba ang mga disipulo na kasama ni Jesus noong unang panahon ay nagtanong din kay Jesus? Narito ang kanyang tanong at makikita natin ito sa Matthew 24 verse 3. Now, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, "Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age?" Tatlong katanungan po ang tinanong ng mga disciples kay Jesus. Ang una ay, kailan po ba mangyayari ang sinasabi ninyo? Pangalawa, ano ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito? Pangatlo ay, kailan ang katapusan ng mundo? Sa ating pagpapatuloy ay nais ko lang alamin kung ano ba ang ibig sabihin ng signs o mga senyales o tanda. A biblical sign is an event, symbol, an object, a place, or a person whose existence is something important on God's plan for the future. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa future? Sa Luke 21 verse 25, "And there will be signs in the sun, in the moon, and in the stars, and on the earth." Sa Tagalog naman, sinabi dito na magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng nais kong magbigay ng encouragement sa bawat isa sa inyo na ano ba ang dapat nating gawin bilang isang Kristiyano. Unang-una, dapat natin isipin na ang mga pangyayari ngayon ay hindi na sorpresa sa bawat isa sa atin dahil ito na po ay nakasulat sa Biblia, di po ba? Sa John 16 verse 33, sinabi po dito na, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." So napagtagumpayan na po ito ng ating Panginoon, so huwag po tayong malungkot at huwag po tayong masorpresa. Pangalawa, Jesus always gives us a warning. Binibigyan po tayo ng Panginoon ng warning sa mga bagay na mangyayari sa atin. Ano-ano po ba ang warning? Alam niyo po ba nung panahon ni Elijah? Si Elijah po ay takot na takot at siya po ay nagtago. Dahil hinahanap po siya at gusto siyang patayin ni Queen Jezebel. Subalit siya po ay nagtago sa isang brook o sa isang kuweba. At doon ay hindi siya po pinabayaan ng Panginoon. Alam niyo po ba, nagpadala ang Panginoon ng isang raven o ibon upang bigyan ng pagkain si Elijah. At ang isang example din po ay si Joseph. Alam niyo ba na inihanda ng Panginoon si Joseph sa panahon na magkakaroon ng famine doon sa Ehipto? Di po ba siya ay binigyan ng vision ng Panginoon na mag-save ng mga pagkain sa mga warehouses ni Pharaoh para sa pagdating ng famine na ito? Maging sa Book of Job, sinabi dito sa chapter 5 verse 20 to 22, "Sa tagutom ay tutubusin kaniya mula sa kamatayan at sa digmaan mula sa tabak na makapangyarihan. Ikaw ay ikukubli mula sa gupit ng dila at hindi ka matatakot sa pagkawasak kapag ito'y dumating. Sa pagkawasak at tagutom, ikaw ay tatawa at hindi ka matatakot sa mababangis na hayop sa lupa." Napakagandang pangyayari ito sa buhay ni Job
Natatawanan lang niya ang mga pangyayari dahil sa ililigtas sila ng Panginoon. Sa English, in famine, he shall redeem you from death, and in war from the power of the sword, and you shall be hidden from the scourge of the tongue, and you shall not be afraid of destruction when it comes. You shall laugh at destruction and famine, and you shall not be afraid of the beast of the earth. Ang pangatlo po is, do not fear. Huwag po tayong matakot. Nung nakaraang linggo ay na-share ko yung Isaiah 41 verse 10 that do not fear, do not be dismayed, for the Lord is with us. In Philippians 1:21, Paul says, for to me to live is Christ, and to die is gain. Right now, we are experiencing economic crisis, meron tayong pandemic, maraming mga tao ang nagugutom, marami rin ang walang trabaho. Subalit, huwag po tayong mabahala dahil ang Panginoon ang nasa atin at tayo ay hindi niya pababayaan. God is in control, and nawa ay maging content tayo sa panahon na ito. Niyo ba na may promise ang Panginoon? Buksan natin ang ating Biblia sa Psalms 37 verse 19. Sinabi dito that in the days of famine, the very elect will enjoy plenty. Ang pang-apat po ay, let us continue to pray and intercede. In 2 Corinthians 7:14, sinabi po dito, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Palagi po tayong manalangin. I-consider natin po yung relationship natin sa Panginoon dahil ang Panginoon lang ang tunay na makakapagbigay sa atin ng kasagutan at makakapagbigay ng proteksyon sa bawat. Ang panglima po is, let's go back to our local church. Marami pong mga tao ngayon dahil pandemic, wala pong mga church services, hindi na po tayo nakakapunta sa ating local church. Maaring ang iba sa atin ay talagang nakikinig na lamang sa iba-ibang mga preachers. Subalit, you know, each individual, God wants us to serve in a local church. God will go back to His elect. Babalik tayo sa ating iglesia. Kaya, ni-encourage ko po kayo na kung sino man po yung nakikinig sa Bible study na ito, kung saan man kayong simbahan, inihimo ko kayo, I encourage you to go back to your churches. Makinig po kayo sa inyong pastors, kanyang mga turo. Dahil alam ko, nagagamitin ang bawat isa sa inyo. Nawa ay magpagamit tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating local church. Hinihintay po tayo ng ating mga pastor doon. One thing I would like to share with you is a parable of the 10 virgins. Nakita po natin doon, di ba? May 10 virgins, merong 5 wise virgins and 5 foolish virgins. Sila pong 10 ay naghihintay sa pagdarating ng kanilang bridegroom. At ang mga wise virgins na ito ay may kanya-kanyang mga lamps. And each lamp has an oil in it. Subalit yung mga 5 foolish virgins ay hindi po sila naglagay ng langis sa kanilang mga lampara. Subalit yung mga 5 wise virgins, sila po ay naglagay ng langis. Subalit ang kanilang bridegroom ay biglang dumating nang hindi nila inaasahan. Kaya't yung mga 5 wise virgins ang nakasama ng bridegroom, samantalang yung mga 5 foolish virgins ay hindi po nakasama ng kanilang bridegroom. Ganon din po sana ang bawat isa sa atin. Nawa ang bawat isa ay may sisidlan dahil hindi po natin alam ang pagdarating ng ating Panginoon. Sinabi sa Biblia na darating na ang ating Panginoon at ang mga signs o mga tanda, ang marami po dito ay natupad na. Kaya nga po, let us all be wise virgins and let us wait for the coming of the Lord. Balik po tayo sa ating katanungan. Katanungan natin, is coronavirus a sign of the coming of the Lord? Ang sagot po dito ay, opo.
Isa po itong sign sa pagdarating ng ating Panginoon. Sa Luke 21 verse 10 to 12, sinabi dito, "Then he said to them, nation will rise against nation, and the kingdom against kingdom. And there will be great earthquakes in various places, and famines and pestilences. And there will be fearful sights and great signs from heaven." Kaya nga po, ang coronavirus na ito ay isang pestilence na tinatawag dahil ito po ay nakakaapekto ng napakarami, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa iba pang mga bansa. Sa panahon na ito ay unang-una, huwag po tayong nasurpresa sa mga nangyayari dahil ito po ay nakasulat sa Biblia. Pangalawa po, si Jesus ay nagbigay na po ng warning sa bawat isa sa atin. So makikita rin po natin iyan sa Biblia na maging ang sun, moon, and stars, sila po ay magbibigay ng senyales sa pagdarating ng ating Panginoon. Pangatlo, huwag po tayong matakot dahil ang mga pangyayaring ito ay nagaganap na at ang pagdarating niyang Panginoon ay maaaring malapit na pero wala pong makakapagsabi kung kailan darating ang Panginoon. Pang-apat, kailangan po tayong manalangin araw-araw. Iluhod natin sa Panginoon na tayo ay bigyan niya ng proteksyon na sa panahon na kanyang pagdarating ay ready po ang bawat isa sa atin. At panglima po ay patuloy tayo habang tayo po ay naghihintay sa pagdarating ng panahon ng Panginoon, tayo po ay magpatuloy na magsilbi sa Kanya sa ating local churches that we may have relationship with other Christians as well as our relationship with the Lord. So magpatuloy po tayo na mag-serve sa Panginoon kung ano man ang pinapagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin, kung tayo ay may gift of prayer. Manalangin po tayo ng marugdob sa Panginoon. Kung meron naman tayong gift of voice, talento sa pagtugtog, talento sa pagkanta, tayo ay umawit sa Panginoon. Kung meron naman tayong gift of management, magpatuloy po tayong tumulong sa pag-manage ng ating simbahan. At kung anuman ang inyong mga talento ay nawa ay patuloy pa rin ibigay natin ito sa Panginoon sa panahon ng pandemyang ito. Dahil po dito makikita kung talagang ang mga Kristiyano kahit na anong mangyari ay magsisilbi pa rin sa Panginoon. Amen po ba? So, yan lang po ang ma-share ko. Sana ay magpatuloy tayo na maging malakas sa presensya ng Panginoon. Magpatuloy tayo na magbigay ng pagpapalakasan sa bawat isa and strength to each one. Okay? So, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa Bible study ito. Nawa ang bawat isa sa inyo ay napagpala ng salita ng Panginoon. May the Lord bless you all and may the presence of the Lord be in us every day of our lives. May the Lord bless you. Bye!